Hello, Kathen fans! Marami tayong items ngayon kung kaya i-ready na ninyo ang inyong mga cellphones, ang inyong wifi at ang inyong mga puso, Kathenatics. Unang-una ito, ito pala yung actual na footage or video or photo mga kasombreros ng pagpunta nila sa ibang bansa. If I'm not mistaken, sa Canada sila papunta dito mga kasombreros eh. Tinan yung lovebirds ninyo mga kasombreros. Oh. Talagang nakasandal si Pops Alden kay Mrs. Folkers. At saka yung kamay ni Ma'am Catherine mga kasombreros ay talagang nakalapat dito sa, syempre, baby mga kasombreros. Alam niyo na, so yung gawain ng mga lovebirds mga kasombreros, no? O una yan ha, kiniling na kayo, una pa lang. So dito sa pangalawa natin, matatawa naman tayo mga kasombreros. Sa interview nila noon, sa set of interviews na ito, ay parang nag-share pala si Pops Alden dito, papakinggan natin ito mamaya, dun sa Calgary sa shooting nila mga kasombreros na nag-detour pala sila, no? Kumbaga palumihis sila ng daanan, tapos nakakita siya ng malaking rabbit mga kasombreros, tapos parang na-amaze siya mga kasombreros kasi nga diba dito sa Pilipinas bihira yung wild na mga rabbit, most of the time ay talagang inaalagaan or parang ginagawang pet mga kasombreros. Nung isang katin dito natatawa kasi parang siya kasi wala, hindi siya nakakita ng ganon kahit isa man dun sa Calgary or sa pinagshootingan nila mga kasombreros. So kaya tuwang-tuwa rin siya. So share lang din niya Pops Alden mga kasombreros. And then ito, nakapagpa-picture yung isang flight attendant, no, sa isa sa mga flights mga kasombreros ng Cath din. So ang ganda ng flight attendant na ito. Tapos yun nga, no, natutuwa ang flight attendant na nakapagpa-picture sa kanyang kumapahinahangaan mga, syempre, no, Cath din yan eh. And then ito, next item natin, kinumpara nila eh, yung ano, yung, hindi naman kinumpara, parang kinumpile nila mga kasombreros, yung samahan or yung pictures ni na Ma'am Carla at saka yung magbalae sana, dati no, sana no, si Ma'am Carla at saka si Mami Min, tapos yung present nga ay si Mama Ten mga kasombreros. Pero ano no, hindi sa paghuhusga, pero parang mas close eh, iba kasi yung pero parang iba yung tandem nila mga kasombreros ngayon. Iba kasi yung ano eh, yung relationship nila parang mas malalim mga kasombreros na. And pag ganito kasi parang medyo kalog-kalog din yung dalawang. And then ito ano, grabe pa rin ang pila, no? Kasi hanggang ngayon pinipilahan pa rin. And sa ibang bansa nga no, na mention ni Ma'am Christina, sa Amerika, sa New York ay marami, no? Marami pa rin ang nanonood. Yung iba, tatlong beses na nila pinapanood mga kasombreros o mga ano, yung sabi ng iba, oy, mag-giveaway naman kayo sa mga hindi pa nakakapanood. Sabi nga, kasi ang haba pa rin ang pila, tapos kayo, nakailang beses na kayo, parang And then ito, no, share ko lang din itong picture ni na Ma'am Annette Gozon Valdez ng GMA mga kasombreros, kasama ang syempre si Pops Alden, tapos yung ibang GMA artists mga kasombreros sila, Ma'am Julian San Jose, no, Sir David Licauco, si Ma'am Michelle D mga kasombreros, si Sanya Lopez. So parang nag-celebrate sila ng 75 years na kumaga pa serbisyo at saka takbo ng GMA na company mga kasombreros. Then the next item natin ito, no, sobrang natutuwa ako dito sa pulang araw nila na conference or parang press con mga kasombreros. Si Ma'am Barbie sobrang humble talaga, parang very accommodating. Oh. Para siyang ano, parang siya yung taga-accommodate na mga guest na mga bosses mga kasombreros. And Sir David Licauco nandun din po, no? Sobrang bait lang niya. And then next item natin mga kasombreros, parang behind the scene lang po ito ng isa sa mga eksena sa pulang araw mga kasombreros. And yan ang ating mga items mga kasombreros sa vlog na ito. Pagpalain po kaya, abang-abang pa kayo sa mga updates mga kasombreros. So there was this time while I was being picked up from the airport that we did a detour and we stopped at this gas station and I saw like a large rabbit. I think you call it a hare. Mm-hmm. So I saw one and it's gray in color and it was just right in front of our car while we were parked in a gas station. And I'm like, wow, here in Calgary, here in Alberta, you can just see like animals like this that we don't usually see here in the Philippines. So yeah, I think I was able to experience one time. Now I'm trying to recall it. I didn't get to see any. 4, 3, 2. Action! Gising-gising pa lang. Labas!
At para po sa ating Word of God, mga kasambereros, ay mas lalo pa nating kikilalanin ang ating Diyos na buhay sa langit. These are the names of our Almighty and Wonderful and Amazing God, mga kasambereros. And as a sort of introduction, ay yung pinakaunang pangalan sa Biblia na nakalagay, mga kasambereros, ng ating Diyos ay I Am. Okay? The Great I Am. Ginawa niyang present tense ito, mga kasambereros. Wala siyang pagkakalumaan. He is I Am. Present parati, mga kasambereros. And when the time that Jesus said or introduced kung sino si God the Father, mga kasambereros, sino ang kanyang ama, ay I Am. So from Moses, no, sa Old Testament, mga kasambereros, down to Jesus Christ sa New Testament, I Am. Okay? And tinatakil natin ito, mga kasambereros, mahalaga na magkakaroon tayo ng tamang pagkakakilanlan, mga kasambereros, sa Panginoon, so that yung consideration natin, yung trato natin, yung respect natin, yung paghanga, pag-admire natin, pag-lift up, pag-praise sa kanya, mga kasambereros, ay tama rin po. Kumbaga pa, he deserves all the glory. Sabi dito, when Moses encountered God at the burning bush, he asked what his name was. God replied. Sabi niya, Exodus chapter 3, verse 14. I am that I am. You must say this to the Israelites. I am has sent me to you. This was the scenario, mga kasambrero, sa Exodus. Nung nakita ng Diyos, kasi ang mga Israelita po ay naging bihag, no, naging captives ng Egyptians. So naging alipin sila doon, no, pinapagawa sila ng pyramids of Egypt, mga kasambreros. Talagang inalipin sila, nilipusta, talagang yung pagkain nila ay inalipin. And when the Israelites cried out to God, narinig ng Diyos, okay, narinig niya. Kumbaga pa, how many years yung inantay din ng mga Israelita, mga kasambreros, para marinig sila ng Diyos. And ganun din minsan sa ating buhay, no? Sometimes matagal yung prayer natin, no? It's been years na dinadalangin ko na ganito ang mangyari, pero parang walang nangyayari. Pero keep on praying, mga kasambreros, because our God is listening sa mga consistent, sa mga faithful, sa mga righteous na mga nananalangin, mga kasambreros. And sabi dito, God made it clear to Moses that he is eternally present. Okay? Eternally present. That is why yung present being, present tense na am, mga kasambreros, it speaks about present. Okay? Present siya. Hindi siya natatapos, hindi siya naluluma. Walang pinagkakalumaan. He has always been, he is now, and he will always be. That's I am. Kasi diba, I am doing my homework. I am cleaning the house. So, present tense. So, kahit na masunog man ang Bible, mawala man ang Bible, mga kasas, he is I am. So, pero hindi. Hindi masunog ang Bible, mga kasas. Maraming mga scenarios sa history, sa iba't ibang panig ng mundo, na nasunog yung mga area, yung mga buildings, yung bahay, pero himalang himala, mga kasambereros, na yung mga Bible ay hindi po nasunog. Kumbaga pa parang God put angels in His protection sa kanyang salita so that it will last, mga kasambereros. And sabi dito, this name of God also speaks about His eternal presence with His people. Kasi ano yun, diba, yung generation natin, for example, mamatay tayo, next generation, susunod na naman, and the next generation. So it's also, sabi dito, it's also a manifestation, it's also one way of saying na kasama nyo ako hanggang sa matapos ang mundo, hanggang sa magugunaw ang mundo. So ang generation natin, sumasama si Lord sa next generation kapag may mga faithful ulit na mga tao, sasamahan niya sila because He is I Am. Grabe, no? Alam nyo, nakakamangha at saka nakaka-amaze, mga kasambreros, ang power at saka yung ano, yung mismong nature ng Diyos, mga kasambreros, and our words, no, kahit yung adjectives natin multiplied and added by 1,000 times, yung mga superlative degrees natin, hindi yan kakasya sa kadakilaan ng Diyos. Sabi nito, He's present to help us, comfort us, guide us, and so much more. Marami, no? In case-to-case basis, kung ano yung situation natin, doon natin nakikilala ang Diyos. And we will tackle that later on, mga kasambereros, sa ating kumbaga pa vlogs po. His presence never leaves you. Hindi niya tayo iiwan. Hindi kanya iiwan. And He will always be with you. So, present and then future. Okay? Wala.
Kumaga pa, walang katapusan mga customers. And sabi pa dito, that is the greatest comfort we can ever find. And we learn it from the very name of God, I Am. So, that is it for the meantime. Marami tayong itatackle at saka marami magandang topics na nakaready mga customers. Lalong-lalo na ha, kikilalanin natin ang Diyos natin na buhay at makapangyarihan sa lahat. Alright, so yun lamang in the meantime, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, grandeur, wonderful, amazing name of the Lord Jesus Christ. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga Asmarers and paalam po. I love you all.